Example number 3, integral of x cosine squared of x dx. So, dito sa example na ito, ang ating integrand ay product ng algebraic function at saka trigonometric function. So, dito, dapat nating pansinin na yung cosine function natin ay naka-raised sa even positive power. So, kaya na kailangan mo natin itong gamitan ng identity na 1/2 1 plus cosine of 2x. Okay, so gagawin natin, ano? So, yung integral nito ay equal din sa integral of x. So, yung cosine squared of x ay equal din sa 1/2 times 1 plus cosine of 2x. And then times dx. Oh. So, ito yung kinakailangang identity para sa cosine squared of x. No? 1/2, 1 plus cosine 2x. So, pagkari nun, yung 1/2 at saka yung x, ano, mumultiply natin sa 1 plus cosine 2x at pag-iwalay natin yung integration ng bawat term. Ano. So, magkakaroon tayo ng 1/2 x times 1 is 1/2 x and then times dx. Ano. And then plus, ano, so, 1/2 x times cosine of 2x. So, magkakaroon tayo ng 1/2 times, o 1/2 integral of x and then cosine of 2x dx. Okay? So, itong unang integral ay integrable na, ano? Itong pangalawa ay yung ating integrand ay product, no? Product siya ng algebraic function at saka trigonometric function. So, ito yung gagamitan natin ng integration by parts, no? So, dito sa x cosine 2x, ano, mamimili tayo ng u at saka ng dv. So, piliin natin u yung x at dv yung cosine of 2x dx. Ano, ito ang piliin natin dv. So, let u equals x. And then dv equals cosine of 2x dx. Ano, cosine of 2x dx. So, sa u, kukuha tayo ng derivative. Ano? So, magkakaroon tayo ng du equals dx. Sa dv naman, mag-i-integrate tayo. So, magkakaroon tayo ng integral of cosine of 2x dx. Ano? Integral of cosine of 2x dx. So, equal ito sa 1/2 integral of cosine of 2x and then times 2 dx, ano? So, meron tayong integral of cosine u du. So, ito yung ating du, ito yung ating u. Ang integral ng cosine u du ay sine u. So, magkakaroon tayo ng sagot na 1/2 sine u plus c, ano? So, 1/2 sine u, 1/2 sine u. Ang u natin ay yung 2x, ano? Pero dito, hindi na natin ilalagay yung plus c, no? So, yung integral ng dv ay v. Integral ng cosine 2x dx ay 1/2 sine of 2x. So, 1/2 sine of 2x. Okay? So, pagkari nun, i-apply na natin yung formula para sa integral of x cosine of 2x dx. Ano? So, meron tayong 1/2 sa labas. So, yung ating formula ay
integral of u dv, no, ito yung ating formula. Integral of u dv equals u times v minus integral of v du. So, una ay u times v, no? So, x times 1 half sine 2x. So, magkakaroon tayo ng x over 2. X over 2 sine of 2x. And then, minus. Ang kasunod, ano? Minus. And then, integral of v du. So, 1 half sine 2x times dx. Integral of that. Ano? So, 1 half ay constant. Lalagay natin siya sa labas ng integral sign. 1 half integral of sine 2x dx. Sine 2x dx. Okay? So, itong unang integral, baba natin. 1 half integral of x dx. Palitan natin yung d. Hindi maganda pagkasulat ng d. Okay? So, meron tayong 1 half, no? Integral of x dx plus, no? So, 1 half times 1 half ay 1 fourth. So, magkakaroon tayo ng x over 4 sine of 2x. And then, 1 half times 1 half ay negative 1 fourth. Integral of sine of 2x. Integral of sine of 2x. And then, times dx. So, para ma-integrate itong integral of sine of 2x dx, kaya na kailangan natin ang derivative ng 2x, ano? Ang derivative ng 2x ay 2 dx. So, mag-multiply tayo ng 2. And at the same time ng 1 half, no? Kaya rin nun, mag-integrate na tayo, no? So, integral of x dx, x squared over 2. So, magkakaroon tayo ng 1 half times x squared over 2. And then, plus x over 4. And then, sine of 2x. And then, minus 1 over 8. Minus 1 over 8. Integral of sine of 2x times 2 dx. No? Integral of sine u du. I-apply natin yung formula ng integral of sine u du. Integral of sine u du equals, equals negative cosine of u. No? So, negative cosine of u. So, negative times negative. So, ito magiging positive ito. Ano? Cosine of u. Ang u natin ay yung 2x. And then, plus C. So, kakaroon tayo ng sagot na x squared over 4. X squared over 4. And then, plus x over 4. X over 4 sine of 2x. And then, plus 1 over 8 cosine of 2x and then plus, you know, and this is now our answer. Paano naman halimbawa kung ang pipiliin nating u dito sa integral of x cosine 2x dx ay yung cosine 2x at ang pipiliin nating dv ay yung x dx. Ano ba ang mangyayari? Tingnan natin, ano? So, ito ang gagawin nating u. At ito naman ang gagawin nating dv, no?
So let u equals cosine of 2x. And then dv equals x dx. If u equals cosine 2x, then our du, ang derivative ng cosine ay negative sine. Ano? So magkakaroon tayo dito ng negative 2 sine 2x times dx. If dv equals x dx, integrating both sides, then v equals x squared divided by 2. So meron tayong integral of x cosine of 2x dx. So, ito yung ating integral of u dv, no? So, ito yung ating u. Ito naman yung ating dv. So, sundan natin yung formula. Integral of u dv equals u times v minus integral of v du. U times v. So, magkakaroon tayo ng x squared divided by 2 cosine of 2x. And then minus integral of v du. So, magkakaroon tayo ng x squared times 2 times negative 2 sine of 2x dx. Negative negative is positive, no? So, integral of x squared. Ando muna natin yun. Yung maganda pagkasulat na integral sign. Integral of x squared divided by 2 and then times 2 sine of 2x dx. So, dito cancel ang 2. So, magkakaroon tayo ng integral of x squared sine of 2x dx. So, ito yung ating integral of v du. No, ito yung ating integral of v du. Ang ating integral of u dv, integral of x cosine 2x dx. Dito sa integral of u dv natin, yung x natin ay degree 1 lang dito sa ating integral of v du. Yung x natin ay degree 2. No, ulitin ko, dito sa integral of u dv natin, ang x natin degree 1. Dito sa ating integral of v du, degree 2. So, kung papansin natin, naging mas complicated itong integral of v du, no, kesa dito sa ating integral of u dv. Ang ating general rule, no, integral of v du must be simpler or must not be more complicated than integral of u dv. So, ibig sabihin nito, nagkamali tayo ng pagpili ng u at ng dv. No? Ang tamang u ay x para rito, no? At ang tamang dv ay yung cosine 2x dx. No? So, pagka nagkaganon, pag nagkamali kayo ng pagpili ng u at ng dv, ay magpapalit lang kayo ng u at saka ng dv.